Abi Maraño na beast mode dahil sa issue ni Kalei Mao at ng Creamline. Nagsalita na for the first time tungkol sa nangyari. Inamin na rin kung sino talaga ang punot dulo ng issue. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Nitong linggo, naharap sa isang matinding kontrobersiya ang mga players ng Creamline at F2 Logistics. Ito'y dahil sa isang post ni Kalei Mao na umano'y may hidden meaning at pumapatungkol sa Cool Smashers. Matatandaang nag-post si Kalei ng isang group photo ng cargo movers at sinabing para silang mga empleyado ng McDo. Halos pareho umano ang kulay at design ng kanilang uniform, kaya naman madalas nila itong maging biruan sa training. Pero ang talagang nagpainit sa mata ng mga volleyball fanatics ay ang sinabi ni Kalei na parang palaging down o hindi gumagana ang ice cream machine sa nasabing fast food chain. Dito na nagsimula ang issue at inakusahan si Mao na inaatake ang Creamline team. Ayon sa ilang fans, tila pinaringgan umano ni Kalei ang Cool Smashers dahil ang kanyang joke ay naipost matapos talunin ng F2 Logistics ang nasabing kupunan. Mayroon pa ngang nagbitaw ng maanghang na salita at sinabing tila nagyabang ang F2 dahil sa nasabing post. Pero nilinaw naman agad ni Kalei na hindi niya pinariringgan ang Creamline. Sadyang ito raw ang kanilang palaging joke sa training, kaya naman wala lang ito sa kanila. Pinayuhan din ni Mao ang mga fans na huwag pag-awayin ang mga atleta at teams dahil magkakaibigan umano sila outside the court. Inamin ng nasabing player na nakatanggap siya ng masasakit na salita dahil lang sa kanyang joke. Dahil dito, hindi napigilan ni Abi Maraño na maglabas ng saloobin sa kanyang recent Kumu Live. Nagalit ang nasabing F2 middle blocker at pinayuhan ng mga netizens na rumispeto lalong-lalo na sa mga atleta. Hindi rin umano tama na gumagawa ng issue kahit wala namang basihan at pag-aawayin lang ang mga players dahil dito. Peace of mind ang hinihingi ni Chang Abi para umano hindi na maapektuhan ang parehong teams kung sakali man na pareho silang makapasok sa semifinals. Binigyang linaw din ni Abi ang sinabi niyang hindi porket tungkol sa ice cream ang post ay Creamline na ang pinatatamaan. Marami daw kasi ang na-misinterpret ito at sinabing tila sa kanya na nanggaling na CCS talaga ang tinutukoy ni Kalei Mao. Depensa ni Maraño, sinabi niya lang iyon dahil yun ang tinutumbok ng mga fans. Hindi naman daw ito nangangahulugan na siya mismo ang nagparinig sa Creamline. Sinabihan niya rin ang mga bashers na hindi sila part ng team kaya hindi nila alam ang totoong nangyayari behind the scenes. Sadyang joke lang umano ang binitawan ni Mao at lahat naman umano sila ay nagtatawanan dahil dito. Ang mahirap daw sa issue na ito, sabi ni Abi, ay baka ma-misinterpret ng Cool Smashers ang pangyayari at magkaroon tuloy umano ng bad blood sa pagitan nila. Pero nilinaw ni Chang na walang burning bridges sa pagitan ng F2 at Creamline at maayos umano ang kanilang relasyon off the court. Bukod sa paglabas ng saloobin, inamin na ni Abi kung sino talaga ang nag-umpisa ng issue. Sinabi kasi ng ilang CCS fans na sa F2 side nagsimula ang gulo at sumagot lang naman daw sila. Ito rin ang sinabi ni Chang sa kanyang live. Isang fan umano ng cargo movers ang nagbanggit sa Creamline kahit hindi naman tungkol doon ang post ni Kalei. Nagsorry na umano ang nasabing fan kaya okay naman na sila at nakapag-move on na rin ang team. Sana nga ay matapos na ang isyung ito dahil mabibigat na ang mga susunod na laban ng dalawang kupunan. Bagamat mga professional volleyball players sila, ay maaari pa rin magkaroon ng psychological effect ang nasabing issue. And that's it mga ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.